Anong pinangahawakan nyo bakit naging matibay relasyon yung dalawa? Good advice. Ikaw, anong masasagot mo doon? Siguro yung ano, respeto natin ngayon sa isa't isa. Oh. Kasalun ng lahat. Doon tayo sa, ano ba yun? Super 8 ba yun? Hmm, sa may Commonwealth. Doon tayo namili ng mga lutuan. Tapos tontuwa si Yuri kasi makakapag... Ay, may tatanong ako sa'yo. Ano? Anong siya ng baby? Like... Lifestyle. Siyempre dati iba yung Zainab Harake na kilala ng tao eh. Lalo pagdating sa vlogs. Di ba? Lifestyle siguro. Ay, hindi. Standards. Hindi, dapat ako ang sasagot nun. Ano? Ano, ako ang sasagot nun, ano? Tapos ikaw ang sasagot nung sa akin. Ah, okay. So, dating ikaw yung mag-define sa akin. Ayun, ganun. Ah, sige. Ah, sige. Siguro yun doon sa tanong na yan ang masasay. Iba na yung mga pinapanood mo, mga pang-mami na. Oh, ako sasagot sa'yo. Diba? Sa akin, sagot mo lifestyle eh. Oo, kasi hindi. Parang mas naging simple ka na lang. Mas gusto mo simple lang. Oo. Oh. Hindi ka na mahilig sa mga kung ano-ano. Kung ano na lang yung, kung ano. Na lang yung nandyan. Pero pagdating sa trabaho, dun ka naman iba. Okay. Kumbaga parang tayo na, unlike yung talagang hindi ka na rin talaga nag-video. Standards nga. Kaya nga ang hirap mag-ano ng vlog ngayon, guys. Sa totoo lang. Kasi yung standards ko sa contents, ayokong maglatag ng basta-basta na lang. Alam nyo yun. Kaya ang hirap din sa part ko. Hindi mahirap yun. Marami hindi, na lang. Kumbaga, siyempre, nami-miss nila ako eh. Every other day talaga ako ng isang taon eh. Tapos naging slight, naging perfectionist tayo ng konti. Mm-hmm. Kasi mas gusto natin yung detail. Ganun. Okay. Ako sa'yo ganun din eh. Parehas lang. Parehas lang. Pero mas naging ano ka lang. Kumbaga ako, yung mga sinabi mo 70% lang, ikaw 100% na tumaas yung standards. Totoo, ako din. Aminado ako dun. Daddy, kailangan. Daddy, 100%. Tapos ano pa ba? Ayaw mo ng ano eh, yung basta galaw. Gusto mo, pagka kumilos ka, kailangan planchado na. It's mo. Yun nga, naging perfectionist ka nga. Which is good. Oo. Bilang artist. Tsaka, sobrang matured, hindi ko na alam kung paano ako mag-a-adjust minsan eh. Pwede itong makipag-inuman sa tatay ko. Yung piling ng tatay ko, magkumpara na sila sa utak ni Daniel. Oo, totoo. No, bakit kaya ganun? Kumbaga, parang pag nakainuman ko yung papa mo, ang pag-uusapan pwede ka, nyo, mauuna kang matulog, pero kami nagiinom pa rin. Tapos parang ano, ang pinag-uusapan nyo, hindi kayo magkalayong edad, para kayong magka-edad pag nag-uusap kayo, gano'n. Ewan ko. Or gano'n lang talaga pag nagiging tatay. Or pwede rin talagang naisip ko na din talaga lahat. Mm-hmm. Diba? Okay, masyado na tayo marami na bibigay ng information. Okay lang. Okay, hindi naman natin nagagawa sa contents natin to eh. Sabagay. Diba? Yung mga gantong usap, parang, alam mo yun, may kausap din sila, kausap din nila tayo. Diba?
okay na yung, walay mo maging ano din sa kanila yan. Parang maging ups din sa kanila na dapat ganun. Mm-hmm. Dapat ganito. Tsaka isa sa nagpatibay din sa amin ni Seb talaga yung love. Yun. Kasi kung wala naman nun, hindi naman kami magpapalitan. Akala ko yung love eh. Ano ba ba? Basag ka. Kasi... O, ikaw mag-explain. Hindi, yun nga. Kasi kung walang ganun, hindi kami magbabalikan. Siyempre, gugustuhin mo bang bumalik sa taong wala namang magandang na idudulot sa'yo kung hindi mo mahal? Babalikan mo kasi mahal mo. Diba? Kahit na nahihirapan ka minsan kasi ang love hindi naman laging masarap lang, masaya lang. Mm-hmm. Diba? May hirap talagang kasama yon. Sacrifice. Mm-hmm. Nasa sa'yo lang kung paano mo pagtitiisan, kung paano mo kayang i-take bago mo makuha yung talagang saya. Yeah. Bagal kasi ng comments, mas inaanto ko kapag nakaganon ako, nang lalabo pang mata ko. Huwag mo na lang pansinin yung mga comments, kung ano na lang makita natin. Hindi, parang nakakausap din natin sila. Kasi yung iba, hindi naman natin ma-reply. How do you see yourself? Oh, eto. 5 years from now, asan kaya tayo? Ano kaya tayo? Alam mo, dati pinagkukwentuhan din namin to pa. Pero hindi naka-live. Ano ba? Pinagkukwentuhan namin nila. Dati kasi, kami sa XB, parang ganun eh. 5 years from now, 10 years from now, ano kaya tayo? Tapos naalala ko nun yung sa kwentuhan namin. Sabi ko, 5 years from now, Bibs, meron na tayong bahay, meron na tayong... Siguro, medyo okay na yung career natin, may sarili na tayong kotse. 5 years from now, sabi ko sa kanya, siguro may baby na ako nun, may anak na ako nun. Nangyari siya. Man. Siguro... Ano ba? Siguro ano, siguro busy tayo kay Bia. Ganun. Sobrang stable na natin. Abangan nyo na lang sa 5 years. Kung nakasubaybay pa ba kayo sa buhay namin nun or hindi na. Hindi mo kasi masabi. Hindi ko naman talagang lagi akong gagawa ng kanta, maglalabas ng kanta. Siyempre, may time din sa buhay natin na may kailangan tayong unahin. Ayusin. Pero hindi mawawala sa akin yun. Yuri, putang ina mo. Ibaban kita mag-comment kung ano-ano na sinasabi mo. Lakas na ng tama mo, huy. Magic yan. Gumamit ka ba ng magic na naman, yours? Five years from now, tatlo na baby niyo. Diyos ko po. Ano, inakaya mo ba yun? Hindi, oy! Kahit ikaw sabi mo nga kahapon eh. Tama nga, isa lang anak natin. Di ba sinabi mo yun? Kahapon kasi kami nagbantay kay Bia. Kasi wala siya. Tapos ayaw talaga niya, ayaw niya magpatahimik. Pero may sabi mo, tama nga, isa lang anak natin. Hmm. Saan ngayon na? 2 months na si Bia. Ang bilis nga eh, nasagot na siya eh, kapag kinakausap siya eh, no? Ang cute. Mm-mm. Tapos kapag alimbawa gising siya, ayaw niya ng buhat na buhat talaga. Gusto niya itatapat mo siya sa kanya, tapos dadaldalin mo siya. Kasi pag hindi iiyak siya, gusto niya chismisan. Doon ko kasi siya pinagli eh. Oo, oh, umana sa'yo eh, chismos eh.
Cute. Tsaka isa pa, kaya rin kami tumibay ng ano, ng ganito ni Seb talaga. Hindi namin binabalik na yung mga nakaraan. Kung ano yung nakaraan sa amin, tapos na yun. Kung baga mapag-usapan, dun na lang. Tatawanan na lang, matatawa ka na lang. Kasi alam mong, hindi tayo yun eh. Kung ano tayo ngayon, hindi tayo yun eh. Di ba? Natawa ko sa commentary. 5 years from now, hinahabol niyo si Bia. Oo nga naman. Oo naman. My point. Na-excite ako talaga kasi parang maganda yun. Parang siya yung magiging best friend ko din eh. Si Bia talaga. Kumbaga isa siya sa mga taong dapat kong pagkatiwalaan ng gusto. Ganun. Mm-hmm. Pag kinasal kami ni Seb, ikaw ang Abay Yuri. Taino. Gagawin kitang bell yours. Sobrang delay nung comment. Hayaan mo sila. Hayaan mo sila. Ano pa bang pwedeng pag-usapan? Ano pa pwede natin pag-usapan? Pwede rin tayo mag-topic about ng mga social media shit, mga ganun. At saka yung putang inang mga nagte-trending na minessage ako, hindi ako yon, wala akong nire-reply ang ganun na kasta parang ganun yung kanta mong lagi parang... Hinalay na nila sa mga jowa nila. Sa mga jowa nila. Hindi, wala akong nire-reply ng... Wala akong nire-reply. Edited lang yun. Hindi ako yun. Para lang ginagawa nilang meme. Pero kasi, hindi naman pang baby lang din talaga yung lagi. Para naman sa lahat na nagmamahal yun. About love talaga. Pwede mong kantahin yun sa kapitbahay mo. Ihalay mo yung kanta. Oh. Sa kapitbahay mo, mahal, no? Di ka nakakasawang tingnan. Pagmasdan ng iyong ginagawa. Chismosa pala. Oo. Gagi may kanta nga ako ng kinover eh, para sa mga chismosa eh. Yung kanta ni Mikero po na putang ina mo. Na? Yung putang ina mo. Eh, yun lang naman yung lyrics nun eh. Yun nga. Maganda nga yan patugtugin sa ano? Sa tapat ng kapitbahay nyo. Habang nagwawali siya, tapos nagkakapit. Bakit di mo gawing ano yun? TikTok? Yung alin? Yung dadaan yung mga ano, tapos nagkakapit ka na. Tapos bigla ka magpapatugtog ng ano. Gago. Meron siyang record na ganun eh. Yo, dog. What's up, Bam? Oh, tsaka isa rin yun sa pwede kong sabihin sa mga, lalo sa mga nanonood ngayon na magjojowa. Huwag nyo nang binabalik sa kanila yung nakaraan. Parang gusto nyo lang palabasin ulit yung demonyong siya, yung demon side niya, di ba? Hindi, kasi maling mindset kasi yung ano eh, parang kailangan pagka nagkabalikan kayo after ng ganun, kailangan gawin niya lahat ng gusto mo, hindi kapag bumalik siya kasi pinatawad mo siya. Oh, at kapag nagpatawad ka na, hindi mo na kailangan ipaulit-ulit sa utak mo na kung ano yung nagawa niya. Kasi pati ikaw masasaktan, pati ikaw magiging toxic. Kasi, so anong sense? Kasi kung gusto mong sabihin lang yung mga kasalanan niya, sabihin mo na lang, sumbatan mo na lang. Huwag mo nang balikan. Diba? Pero kasi kung mahal mo talaga, diba? Parang sa atin. Kasi yun kahit nga, kumbaga ako, diba? Nung, love talaga kita, pero nung naging... Sino yung heart na yun? Tapos nung naging ano, nung naging okay naman tayo, nung pinatawad kita. Yun, patawarin. At pag nagbalikan, huwag nang i-open yun. Kung ano yung mga... Kasi hindi kayo maaayos.
Kami hindi namin ginawa yun. De, depende lang din siguro sa tao. Hindi naman din lahat pare-pareho eh. Oo nga, pero ibig ko sabihin, parang pag nagbalikan na kayo, huwag nyo nang gini-bring up yung dating ginawa. Kasi parang nag-open lang kayo ng conversations na hindi naman dapat pag-usapan, putang inan tong mga langaw na to. Yes, forgive and forget. Ang lupit mo doon, Kij. Naalala mo ba yan si Kija? Tsaka ano, kutuban din. Ikaw ba, mahal? Kinutuban mo ba na nung mga unang ano na? Or hindi, ako lang pala kasi nung nakakutuba ko na may, ay, putain na may chance pa. Ay, hindi naman. Ikaw lang. Oo nga. Ako lang. Kasi nung namatay si Athena, parang feeling ko din. Wala na hindi, eh. Wala. Hindi nga pa. Talagang yun na yung nasa mindset ko. Sabi ko, tano, wala na. Wala nang dahilan para mag-connect ulit kami na ito ni Zainab kasi patay na si Athena. Kumbaga pa, inisip ko nga nun parang sawang-sawa na si Athena na yung nagsakrit.